Nasagip ang dalawang batang magkapatid matapos madiskubring hinukulong sila ng kanilang mga magulang. Ang isa ay nasa tila kulungan ng aso habang nakakandado sa isang silid ang mas batang kapatid. Depensa ng mga magulang, tinitiyak lang daw nilang ligtas ang mga anak na parehong may acute epilepsy. Nakatutok si Tina Pangariban Perez, exclusive! Isang batang walang saplot na animo ay nasa kulungan ng aso ang bumulaga sa mga rescuer ng Malabo nang rumesponde sa isang tip. Merong nag-report na concerned citizen na ang sabi nila merong daw bata ron na matagal na nakakulong. Confirm nga na merong isang bata ron na nakakulong dun sa parang bahay ng aso. Walang kasama ang bata nang dumating ang rescue team. Nagulat kami, pinahanap namin ngayon yung mga magulang nila. Matagal pa bago sila dumating, mga 30 minutes ba eh. Habang naroon, may nag-tip sa mga rescuer na may isa pang bata sa ikalawang palapag ng bahay. Ayan. Oh. So nakapadlock po? Nakapadlock po yan, ayan. Ayan dyan na, ayan na yung bata. Ayan, mag-isa yung bata. Ayan o. Oh. Ayan yung bata. Ayan o. Oh. Init-init pa dyan. Pawis na pawis yan. Maliit na kwarto lang yan. Puro simento, walang ano. Parang nakabartulina. Ang batang nasa tila kulungan ng aso, 4 na taong gulang lamang. Habang ang kapatid niyang nakapadlock sa kwarto, 3 taong gulang. Pareho silang mga special children na may acute epilepsy. Sabi ng magulang ng mga bata, di naman daw kulungan ng aso yung nakita ng mga rescuer. 3 buwan na raw yung ginagamit ng bata matapos masira nito ang dati niyang kuna. Nasira ho niya. Dahil sa kakaganon niya ho, tapos kakatalon-talon. Tulungan daw po ng aso yun? Hindi naman ho. Kasi kung kids yun, sana may bubong ho yun. Ginawa talaga yung para ano, yung safety ng bata. Tsaka hindi naman kulungan na totally na kulungan yun kasi hindi naman nakatago yun. Nakalantad siya. Pag wala lang tao, nilalagay siya ron para lang for safety lang siya. Di rin naman daw pagmamaltrato ang pagkandado sa kanilang bunso na mag-isa sa kwarto. Sinipti lang din ho ng ama ko yun kasi ho, may mga bata hong umaakyat. Mamaya ho, bigla akong paluin sa ulo. Inaalagaan ko naman ho yung mga bata, inaalagaan naman ho namin. Hindi ho namin sinasaktan yan. Kasi special child nga ho si Lay. Hindi po safety yon na yung bata po ay nilock nila sa isang maliit na kwarto. Yung ganun pa lang po na ikinandado nila, iniwan, walang legal aids na nakatingin sa mga bata, ay may pananagutan na po sila doon. Kakasuhan ng mga magulang na mga bata ng paglabag sa Republic Act 7610, ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga bata kontra sa pang-aabuso, exploitation at diskriminasyon. Pansamantalang mananatili ang mga bata sa bahay sandigan, tahanan ng batang Pinoy sa Malabon bago ilipat sa isang institusyong mangangalaga sa kanila. Naiyak ang kanilang nanay nang malaman ito. Siguro nga kasi uli na kami ng papa nila. Ano ko lang alagaan nila mabuti, huwag na nagbabayaan, lalo na yung sagamot. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 horas.